Yan, good morning mga best friend. Today, papakita ko sa inyo yung aking mga succulent plants. Siyempre, hindi mawawala sa mga succulent natin itong jade plant. Yan, kasi madaling ano eh. Madaling alagaan ito. So, ayaw lang ng jade plant na na-overlog ng water. Kasi nag-choke siya. Ayan. So, maganda mga stem niya. Ayan, malalaki na yung mga puno niya. Mga best friend, mga pinagtutusok ko lang yan. Tapos tutubo siya. Kung titingnan natin ito, diba? Meron akong pinagputulan dito last time. Ayaw ko lang. Ayan. Nakikita nyo ba? Okay. Ayan siya, oh. Ayan. Stem lang yan. Na previously na kinat ko, nilagay ko dyan. Then, eventually, nagkaroon na siya ng tubo. Ayan, oh. Kikita nyo. Ayan, may tubo na siya dyan. Ayan. Tapos, meron pa akong maliliit dito. Ayan, galing din sa cuttings ko yan. Ayan, looking healthy na siya. Tapos meron ako nilagay dito na ayan, succulent din dyan. Naka-establish na siya. Ayan, may ugat na siya. Hindi na siya matatanggal dyan. Tapos siya, maganda na. Maganda na ang itsura niya. Okay. Pa mga best friend, no? Part din ng mga succulents ko yan. Yan, last year punong-puno siya ng maliliit na kwan ganito. Pero this year ayan namulaklak na siya, oh. Tingnan niyo ang ganda ng bulaklak niya, oh. Yan. Lovely. Ito pa mga best friend yung mga ibang succulent ko. Ayan. Laki na sila, oh. Oh, yan, meron na siyang mga anak. Dalawa na yung anak niya. Okay. Ay, ito, yan. Dami na rin siya, oh. Mag-multiply na sila dyan. Ito, mga weeds lang ito. Pwede na nating tanggalin to. Yan. Tapos to, yan, mga nabili ko lang sa Carbot to. Mga 20p. Pag ako yung namamasyal doon, hindi ako lang nilalagay ang pang design ko. Ito, overgrown na din siya. Meron na siyang mga anak-anak yan. Pwede nyo na pong tanggalin yan. Tapos pwede na siyang ilipat. Itanim uli, replant uli natin. Ayan, kita nyo, ayan. May mga bulaklak na yung iba, oh. Yan yung bulaklak niya. Tapos, ito, ayan, nalaki na rin sila. Mga iba-ibang succulents yan. Ayan, pa tayo dito ng isa. Ayan. Ayan, malalaki na rin to. Lahat to sila, may bulaklak na. Ito, may bulaklak na rin siya. Kaiba naman ang bulaklak nito. Pati itong isang succulent na natin na nag-overgrown. Ito naman ang bulaklak niya. Kulay dilaw. Yan. Yan. Tapos, hindi ko na makita yung jar ko. May binili din ako sa ito, pakita natin. Sa Carbot, binili ko itong jar na to. Yan din. 30p. Yan, nabili ko 30p. Nilagyan ko siya ng mga ganito. Succulents dyan. Hanggang nag-overgrown na siya. Ayan, napakarami na niya. Pati ito, yan. Bulaklak na rin sila. Medyo magulo na. Kailangan na natin ayusin yung natin, nalagyan natin. Tapos ito ang pinakamalaki na. Kita nyo mga best friend. Mas malaki pa sa kamay ko. Ayan. Grabe ang size niya. Ilang beses siya lumaki. Tingnan nyo yung old picture niya nung una kong nilagay para makompare nyo.
Oh, yan. Tapos dami na rin yung bulaklak. Naging bulaklak na rin siya. Tsaka iba rin naman ang bulaklak nito. Yan, mga best friend, no? Ang bulaklak niya. Tapos ito, akala ko mamamatay na to nung winter. Ayan, for some reason, mapal na naman siya. So, hindi na masyadong alagain. Ayan, nag-start na rin yung mga bulaklak niya, mga best friend. Very looking healthy. Ayan, mga best friend, meron pa akong ano dito, Cypress Spurge. Ayan, medyo overgrown na siya. Madali lang ma-maintain to. Kahit na mag cut lang tayo dito. Ayan, kunyari, ito mahaba na to. Cut mo lang siya dyan. Tapos, tanim mo uli siya dito. Ayan. Ayan. Tutubo uli yan. Mahaba uli siya. So, yung mga mahaba niya, cut nyo lang. Tapos, makunin nyo na yung dulo. Tanim nyo uli dun sa taas. Okay? Pa isa, mga best friend. Tawag naman dito, white stone crop. Yan, nilagay ko siya sa isang paso. Tapos may second layer siya. Tapos meron siyang kwan. So para siyang fountain. Okay, iba-iba itang yung kwan niya. So pag nag-grow siya diyan, punta siya sa another layer. So, mag-grow siya diyan, tapos punta na naman siya sa third layer. Yan, parang meron siyang fountain effect. Baga. Yan. Okay. Okay po, hanggang po sa susunod. Kung nagustuhan nyo po itong video natin na to, don't forget to subscribe. Bye!